what's up, Crypto? So in today's video, share ko naman sa inyo yung long-term analysis ko sa Bitcoin based on its Bitcoin life cycle. Okay? So without further ado, let's get started. Okay, so nandito tayo ngayon sa Bitcoin 4-hour chart. Okay. So, 4-hour chart pa lang to. So, mag-start tayo sa higher time frame, which is yung weekly time frame. Para makita natin yung life cycle ni Bitcoin on the yung maraming data. Okay. So, punta tayo sa weekly time frame. Then, zoom out lang natin. Papansin nyo, no? For the past 3 cycles, minart ko na siya, no? Or, so ito, meron tayong bull run dito, may accumulation, and then merong bull run. Tapos, ka-bear market, accumulation, bull run, tapos bear market. Okay? So, with that being said, kung magbe-base tayo sa data on the past, okay? Kung sa magbe-base tayo sa mismong life cycle ni Bitcoin, ito yung makikita natin. Kung mapapansin natin, ito yung sinasabi nila na history doesn't actually repeat itself, but it often rhymes. Okay? So, ibig sabihin, hindi man exactly na nare-repeat yung nangyari nung nakaraan, pero nagra-rhyme siya. Okay? So, ibig sabihin, kung dito meron tayong bull run, bear market, tapos accumulation phase. So, for the past years, ganun din yung nangyayari. So, ganun yung makikita natin, no? So, ito yung nangyayari in the past. So, kung titignan natin sa current na bear market ngayon, kung mapapansin nyo, minart ko na siya. Kung i-average natin or gagayahin natin yung bear market, kung ilang percent yung dinown or binagsak ng Bitcoin, for every cycle, pwede natin ma-plot kung ano yung possible na ibagsak rin ni Bitcoin in this current bear market. Okay. So, kung dito, meron tayong 86%, dito 84%. So, ngayon, nag-average tayo sa 84 to 86. So, doon tayo naglalaro sa 84 to 86% na drop. So with that being said, kung magda-drop si Bitcoin, hindi natin alam kung kailan, pero most probably, siguro, by the end of this year or early next year. Okay. Doon pa lang tayo makakakita ng start na accumulation phase. Okay. So whenever the market finished the bear market or yung Bitcoin, so, makikita natin na nagda-drop siya ng mga 80% pataas, ganyan. Before tayo magkaroon makakita ng mga accumulation phase. Okay. So, kung tatanungin niyo ako, kailan ka bibili? Kailan ka mag-start ulit mag-accumulate? Well, initially, ang tinitignan ko talaga is itong cycles na to. Okay. So, kung susundan natin itong cycles na to, most probably, pwede natin ma-predict or pwede natin hindi siya ma-predict eh. Pwede nating ma-estimate kung saan tayo pwedeng mag-start ng accumulation phase. Which is kapag nag-start siya bumagsak na siguro pag nag 80%, doon ako mag-start maghanap ng mga magandang structure. And then kung papansin nyo, minark ko rin yung accumulation phase. Like kung gaano katagal, di ba? So, dito sa third cycle niya, is meron tayong 539 days. Okay, approximately 530 to 600 days. Okay. And then yung last cycle, okay, meron tayong 600 days. Ito yung nagkaroon ng yung nag-start ng pandemic. Okay. And then, mag-start tuloy tayo mag-count once na ma-reach yung 86 or 80%, once na mag-bottom na. Okay. So, sa mga nagtatanong kung nag-bottom na ba tayo, I don't think so, no? So, kasi kung susundan natin yung life cycle ni Bitcoin, medyo mataas pa yung ating bubunuin
or medyo malaki pa yung bubunoy natin bago natin makita yung boto. Okay, pero who knows, diba? Hindi naman natin masasabi kung ano yung mangyayari sa future. Ito naman is based lang din sa previous data na nakalap natin based on the past. Okay. So, yun. Sana ako. So, kung i-match natin yung accumulation days from last cycle, which is yung 600 days, kung ilalagay natin siya dito after ng bear market, so, yun yung mga isang taon pa, no? Or dalawang taon, ganyan. Bago natin ma-reach ulit yung another bull run. Okay, so based din dun talaga sa life cycle ni Bitcoin. Okay. So, yun, tama ba? 600 to, parang 2 years? Tama, di ba? Mga ganun. Nalilito na ako. But anyway, so, yun. So, kung, sa mga nagtatanong ko ano yung bias ko ngayon is, ang bias ko for mid to long term is still shorting pa rin yung mga hinahanap kong opportunities. No? So, ngayon, nasa ano na tayo, nasa weekly tayo, bumaba naman tayo ng much lower time frame para maghanap. Subukan natin maghanap ng mga opportunities. So, nandito tayo ngayon sa daily time frame, no? Papansin nyo. Okay. So, itong part na to, papansin nyo meron tayong imbalance dito, no? Or FBG, pinatawag ng iba. Medyo marami tayong terms sa ano, pero similar na sila ng idea. Ito kasi, BOS na to eh, parang continuation. So, pwedeng ma-fill itong imbalance na to. Okay. And then, pwede tayong maghanap ng opportunity dito. Once na ma-fill yan, na something like change of character. Okay. So, pero hindi ibig sabihin na magre-risk entry na tayo dito. Kasi, again, nasa daily time frame tayo. Kung magre-risk entry tayo dito, masyadong malaki yung risk. Okay. Masyadong malaki yung risk. So, wala. Personally, hindi ako ganun. Kung ano naman tayo, mag-intraday trading naman tayo. So, ito yung daily time frame. So, usually, since daily time frame to, tapos multi-trade ka ng mga parang 3 to 5% na reward, ay pwede tayong, pwede tong mag-counter trade. Ay, kasi, since this is an imbalance, there is a possibility na umakyat yung market to fill this imbalance. Okay, so anong gagawin natin? So, usually, ginagawa ko dito sa part na to, dito ako naghahanap ng opportunity to go long. Okay? Pero hindi ako lalagpas ng targets ko sa imbalance na to. So, let's try to move down to a much lower time frame. Say, 1 hour. So, yep, kung nanonood kayo ng live kagabi. So, I was expecting this move upward. Okay. So, in this case, meron tayong chok dito. Okay. So, kanina may nakita tayong imbalance dito sa 4-hour time. 4-hour time frame. So, pwede niyang i-fill itong 4-hour time frame na to bago siya magkaroon ng reaction sa taas. Pwede nga. So, pwede tayong bumaba ng much lower time frame para maghanap ng mas better opportunity. So, yun. Since kung mapapansin natin, itong mga imbalance na to, filled na siya pero merong maliit dito. And kung ibababa pa natin ng much lower time frame, papansin nyo na meron pa siyang mga imbalance. And then, itong part na to kasi, pwede natin consider na BOS. And then, ito yung pinaka-RTO. Okay. Ayan. Pataas. So, parang ganyan yung possible na pwede mangyari. Kasi kung titignan natin dito, wala na siyang mga imbalances. Ito, filled na rin yung imbalance niya.
Okay, after ng displacement, merong nag-return dun sa FBG, and then nag-create ng another BOS, tas may displacement ulit, and then possible na bumaba. May fill niya ulit yung imbalance, and then magkaroon ng another reaction sa upside. Okay? So far yun lang. Again, yung kung tatanungin niyo ako kung ano yung bias ko, mid to long term downtrend pa din para sa akin, ha. Pero in terms of mga pasundot-sundot na trade lang, is ganito usually yung discard ko, no? So depende kung ano yung bias ng daily. Let's say for example, merong chance na ma-fill yung imbalance sa daily, ganyan. Pwede akong mag-counter trend sa lower time frame. Pero yun nga, just keep in mind na yung mga targets natin is dapat hindi lalagpas dun sa mga reasonable na levels. Okay? So yun lang guys, I hope you guys learned something. And sana nagustuhan yung video. At kung nagustuhan yung video na to, please consider to like, share, and subscribe. I-share natin sa mga kaibigan natin. And thank you guys for your support. Again, sa mga hindi busy, sa mga gustong mag-copy trade, pwede kayong mag-sign up sa referral link ng BingX na nakapost sa description below using my referral link. So, meron tayong chance manalo ng 50 USDT, no? So, parang i-verify lang nila 1 to 3 days yung mga nag-sign up using my referral link. And yeah, that's it. So if you want to support me also, you can use the referral link sa BingX. And then, sabay-sabay tayo mag-trade sa BingX. Okay. Ang maganda kasi sa BingX is hindi mo na kailangan ng ID verification. Okay. So, tapos kapag nabigyan ka ng trading bonus, yung trading bonus na yun, withdrawable siya. Like, wala ka nang kailangang anything na gawin. Like, hindi mo na kailangang mag-trade bago mo verify, ganyan. Pwede mo na siyang i-transfer, ganyan. Parang ganyan. So, withdrawable na yung trading bonus na ibibigay niya. Okay, so yun. Big shoutout sa BingX for partnering with me. So, yun lang, guys. I hope you guys are mooning. Sana nagustuhan niyo yung video na to, and I'll see you soon. Bye-bye.